Tuluyan ang gigibayin ng gumuhong grocery store sa Padada, Davao del Sur matapos ihinto ang retrieval operation doon. At mula sa Padada, Davao del Sur, may ulat on the spot si Darlene Cai. Darlene? Rafi, pasado alas 8 kagabi, opisyal nang itinigil ang retrieval operations dito nga sa isang gumuhong grocery store sa Padada, Davao del Sur. Wala na raw kasi talagang makitang mga labi ang mga rescuers matapos ang ilang ulit na verification. Wala na rin daw nagre-report sa mga otoridad na nawawala ng kamag-anak. Kinordo na ang paligid ng gumuhong gusali. May mga polis din na nagbabantay dito para walang makalapit. Bukod kasi sa posibilidad ng looting, sunod-sunod pa rin ang aftershocks na nararanasan dito. Kaya may pangamba pa rin tuluyang mag-collapse ang natitira sa building. Demolisyon na ang susunod na gagawin sa gusaling ito. Samantala, takot pa rin ang namamayani sa mga residente ng Padada. Sarado pa rin ang karamihan ng mga establishmento sa sentro ng bayan. Ang ilan sa kanila, naabutan naming nagmamadaling magligpit ng kanika nilang mga paninda. May mga gusali na kasing hindi na muna pinauokupa ng lokal na pamahalaan. Ang ilang pamilya naman, nasa evacuation center na nanatili. Pero mas marami sa mga residente ang sa labas ng bahay o kanika nilang mga bahay nagtayo ng makeshift shelters o mga trapal na ginawang silong. Sa tala ng lokal na pamahalaan, mahigit 3,800 households ang apektado ng lindol. Rafi, sunod-sunod pa rin yung nararanasan natin na aftershock. Sa katunayan, maya't maya talaga ito at medyo malalakas na yung naranasan natin mula kanina pang madaling araw. Kaya pinaaalalahanan ulit ng lokal na pamahalaan yung mga residente na manatiling alerto pero kalmado. Samantala, nananawagan naman yung local government ng tulong o ayuda mula sa national government dahil nangangailangan sila ngayon ng maayos na tents para sa kanilang mga residente na hindi na nga tumutuloy sa kanika nilang bahay na napinsala at karagdagang tubig at pagkain para sa mga lumikas sa kanika nilang mga tahanan. Rafi. Maraming salamat, Darlene Cai.